What's up mga ka-poultry? Good morning and welcome back to my channel. So yun na po mga ka-poultry. Ngayong araw na to is, una pala is papakita ko muna sa inyo yung guide namin sa timbangan ng days versus weight. So yun po yung days equivalent po ng timbang ng ating mga manok para po malaman nyo yung episode natin ngayon. Ito na po. Okay. And then, so yun mga ka-poultry, ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang kung kailangan na ba natin mag-deworm ng ating mga chicken, ng ating mga broiler. Yung deworming po is yung pag ano, pupurga po mga ka-poultry. And then papakita ko sa inyo, tsaka malalaman natin yon sa kasi yung mga broiler natin is 14 days pataas, magkakaroon na po yan ng mga sa bituka, yung mga worm, yung mga bulati po. And then para po malaman natin na kailangan na natin mag-deworm ang ating i-deworm ang ating mga broiler or kahit anong klaseng manok po, ganun din yung proseso niyan. 2 weeks po pataas is malalaman na natin 'yon. So ititimbang po natin 'yon. Kaya po pinakita ko sa inyo kanina yung timbang, yung weight versus days versus weight ng ating mga broiler chicken sa equivalent po niya na ano, days. Para po malaman natin yung broiler natin na kailangan na nating i-deworm. So pag hindi siya sakto sa magaan lang po siya, hindi siya sakto sa day ng weight niya. So may palagay po tayo na pagpalagay na po natin na may bulati po yung tiyan ng ating mga broiler chicken or kahit anong klaseng manok. And then din titingnan din natin yung sa ipot niya. Kung mamasa-masa siya, so ibig sabihin may sakit talaga yung ano niya. Kailangan na natin siyang i-deworm or purga. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo, magtitimbang kami ngayon kung kailangan bang i-deworm yung ating mga broiler chicken. Tsaka titingnan din natin yung ipot niya kung basa ba or hindi. And then ipapaalam ko din sa inyo yung mga, yung pangpurga. Pero brand kasi yun, so hindi ko... maalam nyo naman yung mga pangpurga, mabibili nyo naman yun sa mga agri-store. Marami yan mga ka-poultry. Hindi ko kasi pwedeng ipakita, ipaalam sa inyo kung ano yung brand ng pangpurga. So, magtanong lang kayo sa mga agri-store. Kaya, yun mga porte, yun na nga. So, akyat tayo sa taas, magtitimbang tayo para malaman natin yung bigat ng ating broiler chicken. And then, ngayong araw to is ang 15 days na po ng ating mga broiler chicken. And then titimbangin natin. And then para po malaman po natin kung kailangan na nating mag-deworm or magpurga. Kaya tara na. So mga ka-poultry, magtitimbang na po kami. Ang sistema natin is kukuha tayo ng 5 dito sa first. And then doon sa unahan, yon dyan. So kukuha din tayo doon ng 5. And then i-add natin lahat ng timbang. So pagkatapos noon, 5 man dito, tapos 5 din doon, so 10. So i-divide natin lahat na, i-add natin lahat ng timbang and then i-divide natin sa 10. So ang result noon, yun po yung timbang, approximate timbang ng ating broiler chicken. Kaya tara na, ito na po. Kukuha na si PJ ng 5 do dito. Kuha ka din ng 5 doon dyan. Ade, lipat lang tayo doon maya. Dito muna, 5. Ayan na, huwag lang doon. Si PJ, kuha ka ng 5, random. Random to mga ka-poultry ha. Kuha ng 5. Then, ililista lang namin. Ako na mag-lista dyan. So, ililista lang namin mga ka-poultry kasi para malaman natin. Basta take note, yung 5. Yung 5 is
i-add natin lahat, and then ay yung timbang ng lahat, yung 10, tapos i-divide natin sa 10. So lima-lima lang muna kasi ika-15 days kasi ngayon. Sana kahapon sana kayo magtimbang kasi dapat pang 14 days pero medyo na busy ako konti. So ngayon na lang. Dalawang kilot. Kalahat. Ano? 3.50. Hindi. Ano lang. Dito kasi nag-start. Dito na yung sugat. Okay. So, ano? Hindi. Lipat na kami. 2.5. 2.50. 2.1? 2,100 yan. 2,000. Ito 2.1. 100. So, dito kami sa, ano? Kabila. So ito na po yung mga ano natin, mga broiler. Masigla naman sila mga kapultry. And then, diba sabi ko sa inyo kanina, mga kapultry is, titingnan din natin yung ipot kung basa. So hindi naman basa yung ipot niya. Kita yung ano. Ano naman mga kapultry? Yung uga. Yung ano yun? Ano kapultry? Tuyo. So sana all basa, yung iba tuyo kasi. Di dandahan naman di saunahan di saunahan di salayo salayo di saunahan di wala naman eh so good yung agro so good agro. Sure ba? 2,700. So mga kapoultry, yun na nga po. Natapos na po natin yung pagtitimbang ng ating mga broiler chicken. So ipapakita ko sa inyo ulit dito sa gilid, makikita nyo yan. Mga kapoultry, yung timbang po ng ating broiler ngayon is nasa 600 grams. Approximate po yan mga kapoultry. So sa nakikita nyo, yung kanina, yung ano natin, yung days versus weight, nakita nyo naman. So sumobra po siya ng konti yung timbang ng ating broiler, and then maganda siya. So wala siyang bituka, so hindi natin kailangan wala siyang worm sa kanyang digestive system niya, wala siyang uod, so healthy sila. And then tuyo din yung mga ipot, so ibig sabihin hindi natin kailangan mag-worm. So yun po yung proseso mga kapoultry. Titimbangin muna natin yung ating broiler. Kahit sobrang lakas kumain tapos hindi lumalaki, hindi basa yung ipot, tsaka palagay nyo laging silang pinapakain ng maayos, sakto naman pinapainom ng tubig, hindi sila lumalaki, so kailangan nyo na siyang i-deworm. So malalaman nyo yan 14 days pataas. Kahit anong klase manok, nasa native man, yung mga pangsabog or yung pang broiler o kaya yung mga igliin, yung RTL. So ganun din yung proseso nun. Kailangan nyo siyang i-deworm. 14 days pataas. So pag yun na ang napapansin nyo, masama na. So bili na kayo ng pang-deworm sa Agribet Supply. Marami naman yan. Tanong nyo lang dun sa mga taga-Agribet Supply kung anong klaseng manok, ganito, ganyan, anong magandang klaseng pang-deworming. So, yun po mga kapoultry. And then, so sa nakikita nyo, lahat ito is naka-full expand na po tayo. Yan na po mga kapoultry. So, sa 14 days po, na full expand namin to, kahapon pa namin to na full expand. And then ngayon, isa ka 15 days na.
So ito na po yung update ng ating mga broiler chicken. So yon mga kapoultry. So sana po sa mga bago dyan or mga kakarating pa lang or kakadaan lang sa ating channel, huwag po sanang kalimutan na i-like ang ating video na to kasi malaking tulong po yan sa ating channel. And then share na lang din po. And then syempre panoorin nyo po lahat ng mga videos natin kasi marami po kayong malalaman doon, nakakatuwa. And then kung mahilig kayo sa mga iba't ibang klaseng manok, pwede nyo pong marami po kayong matutunan dito. And then subscribe syempre po, and then pindutin nyo po yung bell dyan sa gilid para po updated po tayo sa susunod natin na mga episode. So see you po sa next episode mga kapoultry. Kaya bye bye, watch and learn.